Okay, magandang umaga mga kamapa. Nandito na naman tayo sa bagong episode na Bisingan with Kuya Le. Yay! Kung napapansin nyo, meron tayong magandang dalagang bisita. First time namin magkaroon ng ano, ng magandang bisita. Kaya napakita nyo, napabihis kami lahat ngayon dito. Kahit yung mga cameraman, mga... Anyway, ngayong umaga, pag-uusapan naman natin yung kahalagahan ng komunikasyon. No? Kasi nabanggit sa mga nakaraan na episodes na yung mga mapa na ginagamit natin sa mga talakayan, no? sa GIS, sa remote sensing, yung mga mapa na to, yung mga data na to ay isang paraan para magpahiwatig ng mensahe, pakita ng impormasyon na isang aspeto, no? Isang parang magandang tawag doon, medium of communication. No? So, dahil sa kahalagahan yun na naibibigay ng mga mapa, napag-usapan namin at napag-desisyonan na dapat mapag-usapan din o mapagkwentuhan paano at ano ba ang tamang kahalagahan ng komunikasyon. No? So ngayong umaga, meron tayong mga bisita, no? Na mga DevCom graduates ng UPLB. Parang di sila masaya. Okay, so una kong ipapakilala siguro muna sa aking dulong kanan, si Sir Hector Brizuela. Bro, thank you ah. Hindi bro, namimiss mo ba ang nanay mo? Sir, magpakilala po kayo. Sino kayo? Anong sojak sa inyo at anong ginagawa? Hi, ako si Hex. Hector Brizuela, ang tumatayo rin na communication, strategic communication lead para sa GRIDS. DevCom graduate ng UPLB College of Development Communication. Mm-hmm. Okay, salamat Sir Hex. Ang susunod naman natin ipapakilala yung magandang dalaga sa tabi ko. Hindi ko alam kung single pa to o hindi. Papakilala natin na salubungan natin ng masigabong palakpakan. Si Miss Heidi Mendoza. Minotoriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu. Miss Heidi. Magandang umaga, Heidi. Wala akong nickname kasi Heidi lang. Heidi Mendoza. So pagaya ni Hec, DevCom graduate. Matagal na. Ngayon, I'm working as a consultant. Hey! Okay. So ano, ikinalulugod namin yung pagpapaundak sa panayam na to. Kasi alam ko masyado kang busy eh. Masyado kang maraming ginagawa. Maraming. So yung pag-uusapan na siguro natin, gusto kong simulan sa ano ba yung kahalagahan talaga ng komunikasyon, tama or effective na communication sa development sector. Pwede natin simulan kay Sir X. Yung kahalagahan ng communication, so malaki siya kasi maraming mga development projects yung nangangailangan talaga ng communication, mm-hmm, approaches, no? Kasi maraming mga proyekto nakabank on sa participation sa mga, mm-hmm, communities. At para makuha mo na mag-participate yung mga communities at yung mga stakeholders sa iba't ibang mga proyekto, mm-hmm, kailangan alam nila kung ano yung magiging benepisyo sa kanila ng mga proyekto. So, halimbawa, mga proyekto sa agrikultura, ganyan. Mm-hmm. So, sa mga magsasaka, napakahalaga sa kanila na informed sila kung, mm-hmm, ano ang magiging benepisyo sa kanila ng mga projects, for example, ng iba't ibang mga agencies, mm-hmm, ng pamahalaan natin, no? Para makita nila yung benepisyo sa kanila nitong mga proyektong to, tapos maibahagi rin nila sa mga kapwa nila magsasaka, mm-hmm, ng bawa, no? So, yung role ng communication sa development sector, kumbaga, kung wala siya, hindi magpo-progress yung, mm-hmm, iba't ibang mga proyekto. No? Ganun yung nakikita ko, mm-hmm, sa mga halimbawa ng strength, no? ng communication. Mm-hmm. Okay. So, ikaw naman, Ma'am Heidi, ano ba yung nakikita mong kahalagahan? Yung tamang communication or tamang paraan ng kilala ng mga bagong konsepto o kahalagahan ng mga kung ano man proyekto. I think yung communication kasi it doesn't just talk about how we communicate about the project, so kung, mm-hmm, ano yung project. Mm-hmm. Communication is first and foremost basic human function yan. So kaya nagko-communicate tayo.
Kung bakit ganyan yung damit mo, ewan ko. So yan, the way we conduct ourselves, it's a part of communication. So hindi lang siya about telling what the project is about. It's also about connecting to people. It's also about communicating within the group. Alam ni Hector yan sa development sector. Bago pa lumabas sa communities, marami ng struggle within the organization. So the point is, it's important to communicate not just about the project, but it's important to put communication at the forefront of development work. Kasi yun yung basic eh. Kung hindi mo i-communicate, hindi kayo mag-uusap, hindi kayo magtatanungan, wala naman mangyayari. Kung hindi tayo mag-communicate, wala tayo dito. So parang, iba lumaki tayo. Kung lumaki tayo, lagi tayong kinikwentuhan ng parents natin. And later on in life, we realize na yung mga kwento na yun, actually, nililive out natin yun. Yung once upon a time, diba? Happy ever after. Kaya gusto natin ng gano'n. Ganon-ganyong communication sa development work. How we frame things sa development work. Sobrang laki ng... hindi ko ata nasagot. But the point is, it's simple. It's simple. At kung hindi tayo mag-communicate, nga sabi ni Hector, nothing will progress. And at the same time, the thing about communication, kung hindi natin kinikwento, sinishare sa iba, it's also considered not done. Diba? Parang, diba kaya sa social media, konting magkape ka lang, ilalabas mo, i-post mo. Kasi you want people to know that you're doing something. So, ganun siya. So, kung maggagawa kayo ng project on mapping, you put it out there to let people know you're doing something. So, yun, yung communication na talagang isang basic human factor. Parang, development ng feelings, no? Kasama yan eh, di ba? Kasama yan eh. Basic human function eh, communication. So, hindi, yun nga, yung sinasabi ni Ma'am Heidi, talagang maganda na parang dapat consider din yung mensahe, sender, receiver, yung message. So, yun yung nag-spell out ng difference ng ano ba dapat yung tamang communication, maganda communication. Pero yun, nabanggit ko kasi na DevCom graduates kayo dito sa UP Los Baños. Curious ako eh. Titingin ko marami rin curious. Ano ba taibahan nito dun sa ano? Ano, wag magalit yung kolehiyo nyo, no? Sana hindi ko itakoy. Hindi, kasi narinig ko kung nasa ganitong linyahan ng trabaho, com arts, broadcast, journalism, may mga ganito, tapos may mga multimedia arts pa. Ano ba yung kaibahan ng development communications as a discipline with other? Kasi parang ako hindi dito ko na nga lang sa UP na rin na may DevCom na meron pala kasi alam ko pag lumalabas ka sa TV journalism lang yun. Pero may iba pa palang parang sangay o disiplina yung communication na. Paano niyo po nakakasagot ba? Kukunin natin, degree natin. Dapat red horse ko eh. Red horse? Si Heidi na lang po. Sige. Pasa nga, si Ma'am Heidi. Lagi yan tinatanong sa akin nung college. Ay, talaga. Sa reunion, parang anong course mo? Hindi siya bago. Okay. Lagi tinatanong yan eh. Oh, bakit DevCom? Ano ba yun? At that time, badly put, DevCom, parang mass-com, pero for communities. Yun, common yan pala. Nagalitan ako ng professors ko. Guilty din ako dyan. Ano siya, expound natin kung bakit siya, ganun unang sinasabi. Una sa lahat, mahirap siya explain. Hindi siya kagaya ng physics. Anong ginagawa ng foresters? Ng doktor. Ng doktor, ng engineer, ng lawyer. Hindi mo tatanungin, ano yung lawyer? Diba? Komplikado siya kasi komplikado kami mga tao. Ganon kami kagaling. So when we say it's communication for communities, first it's an acknowledgement that it's both a science and an art. So hindi siya random na gawa tayong flyer ha, gusto natin yan, maganda yan, gawa tayong kalendaryo. There's a science behind the things we should communicate, that's first. And art, kasi hindi naman siya visual, should also be palatable, aesthetically maganda. So it's also an art and that's where creativity comes in. So hindi tayo limitado doon sa mga brochure, flyer. Ayaw ko talaga naririnig yan sa mga dev. Kasi ako tinitingnan. Pero paborito nila yung pagawa. Yung mga pamaypay na bilog. Hindi ko alam kung ba. So yun. And pangalawa, it's anchored on the value of development. Yung development, as we know it, or I don't know kung tamang sabihin as we know it, value-laden. Ibig sabihin, bawat tao may iba't ibang konsepto ng development. At yung DevCom, as a discipline, comes into that sphere
acknowledging na iba-iba yung konsepto natin ng development. Parang, ako, ang konsepto ko ng development ay build. So, bridges and roads. Ikaw ang konsepto mo dahil forester ka, kailangan conserved ang forest. And that's where we come into facilitate yung conversations, to facilitate yung exchange ng ideas. Kasi hindi naman tama lang na infra lang, na nature lang. So, yun, doon siya papasok. And pangatlo, we also, all of these things that we're doing is anchored on the desire to change behavior, to change systems. Malalim yun, Galing. Yun niya, hindi naalala pa siya, no? Makakasag Brian 2000. Textbook definition ng DevCom. Yun, okay. Sige. Salamat mong kayo. Si Sir Rex naman. Sige. So, sa akin naman, DevCom kasi, ayun, parehas din ang sitwasyon kay Heidi, no? Nung college ako. Nahirapan din ako i-explain siya. Kasi yung mga klase ko, yung course nila, mas medyo mas familiar yung mga tao ng nursing, mas, ganyan. So, ano ginagawa? Mas alam ng mga lola, kita sa probinsya, no? Di ba? Ano ginagawa na? Parang mas madaling maintindihan ko na yung pag-arrive ng information technology sa computer science. Kaysa kung anting DevCom, no? Okay. Yun, ang madaling explanation lagi ay para siyang mascom pero hindi mascom. No? But the major difference of development communication with other communication field, is yung focus niya for development, no? Sabi nga kanina ni Heidi yung focus on changing behavior and fulfilling the human potential. No? So, ito hindi ko naman sinasabi, ito yung definition that kung talaga sa sa experience ko lang. Parang yung DevCom ay mas focus siya sa kung ano yung goal na sineset ninyo. At yung role ng DevCom doon ay i-bridge yun. Para ma-achieve ninyo yung goal. Magbigay kayo ng communication solutions to achieve yung goal na yun. No? And I think isa yun sa mga bagay na parang kulang na kulang sa sa maraming aspeto ng development sector, no? Yung pagbibigay mo ng tamang information sa mga tao para maintindihan nila yung iba't ibang mga mensahe na gusto mo iparating sa kanila na ikabubuti ng kalagayan ng buhay nila, ikabubuti ng kalagayan ng mga komunidad nila, no? At yun, isang magandang example nito kasi maraming mga programa, maraming mga proyekto na ang kulang siya sa communication, at feeling ko may role yung development communication doon para i-bridge yung halaga ng programa na yun. Para sa mga tao pa, na makikinabang ito. Mas ma-emphasize pa. Kaya hindi totoo yung sinasabi na obsolete na. No? Okay. Kasi merong isasabi na obsolete. Hindi siya totoo na obsolete, no? Kasi hanggang sa kasalukuyan, makikita mo siya. Hindi na lang obsolete na lang yan pag nagkaroon na ng mga tao hindi nagsasalita, no? Hindi nag-uusap. Oo, or hindi nakakaintindi. O hindi nakakaintindi. Kasi kailangan obsolete na kasi. Kasi marami na, no? Hindi na nakakaintindi. Pero yun, okay. Tinitingnan ko, ini-imagine ko kanina, eh. Kasi parang base ko sa pagpapaliwanag din. Kung meron tayong Venn diagram, meron kayong mga shapes din ng circle, triangle, or rectangle, trapezoid, gano'n. Kayo yung arrows eh. Parang gano'n ko siya nakikita na yung arrows, connecting arrows. Sa framework? Sa framework, yun tama. Na parang talagang papaano dapat may translate yung mga idea to a certain factor or an actor para magtuloy-tuloy yung progress, yung development ng yung mga bagay-bagay. Okay, so yung sa bali dun sa pinag-uusapan natin, mga kinukwento nyo na as practitioners eh. Diba? Kasi parang matagal na kayong mga graduates. Matagal na kayong nagpa-practice. Matagal na kayong nagpa-practice, pero ano yung pwede nyo siguro ma-advise sa mga kabataan ngayon na nag-online courses? Kasi medyo
nandito tayo sa stage na may marami tayong media, marami tayong platforms na pwede tayong matuto using technology, di ba? So, ano ba yung pwede nyo mag-share sa aming mga kwento? Paano siguro natin sila ma-encourage na mag-take part sa ganong klaseng na... Si Ma'am Heidi muna. Sa akin yung una, paano ako napunta dito? Sa totoo lang, unlike my brother and my sister, lumaki ako na wala akong gusto ng gawin. wala akong, hindi ako yung tipong gusto ko maging doktor, gusto ko maging engineer. Mahilig lang ako magbasa at saka magsulat. Noong high school, 3 years akong editor-in-chief. No? Wow! Ay, maraming yung platform. Gusto ko magsulat, gusto ko maging journalist. So, tapos sa DevCom. Nasa DevCom na ako. Ay, hindi pala ito yung gusto ko. Iba pala yung gusto ko. Pero tinapos ko kasi sabi ko, sayang naman yung isang taon, nag-ilang courses na ako. Pero sa pagpapatuloy, actually, na-appreciate ko lang yung discipline ko, nag-practice na. Nag-practice ako. My first few words, nag-NGO ako, bumalik ako sa academy. I continue because it's a process. I don't know how it works for other disciplines or for other professions. Pero sa amin kasi, if we really want to inspire change, to influence change, makapagbago sa komunidad, maka-improve sa mga practices nila, even ma-augment yung livelihood nila, proseso kasi yun. Hindi siya pagbigay mo ng proyekto, tapos na. Tapos na. Iwanan mo na lang, no? So, yun. Kaya ako nagsistay because it's a process. Kailangan. Gusto ko din makita. Kasi, di ba, gawa ka ng gawa, di mo nakikita yung... Resulta, yung pinapaguran mo, di ba? So, that gets frustrating. And second, I think that kaya ako nandito is that I see myself as a facilitator. So, kahit nag-graduate na ako ng BS and MS, I always tell myself that the cup is not full. Parang ayoko pumunta sa community na alam ko na yan, ito gawin mo, Lester. Ito gawin mo, Hek. Balitan mo yung damit mo. So, I always embrace that. And in the process, doon ko mas maraming natututunan. I don't know if that makes sense for the process. It's a process. And lastly, of course, the purpose. Yung ganitong profession, I cannot speak for all professions, it's really heavily banking on purpose kasi mahirap siya eh. And to be honest, the jobs na meron for us when we start, hindi ganun kalaki yung bayad. I don't know for other students na normal rate sila, hindi ganun kalaki yung bayad. Tapos, there's also, pwede mong susugan, yung parang, social science ka lang eh. So, may ganun. Hindi ka engineer, hindi ka forester, hindi ka... So for me, yung ganung system, gusto kong mag-contribute to actually changing that system. Na it's not natural science, physical sciences, tapos social sciences. Because pare-pareho yung sciences Pare-pareho silang sciences, and I want to be in the process of changing that mindset in that system. But kahit comms or... Ayun ba yung pinaka-ayoko? Please, huwag niyo pong sabihin na yung mga DevCom ay tagagawa ng PowerPoint, tagasulat ng report. Kasi, huwag ganun ha. Ah, hindi naman. Parang, we can do many things if you actually let us, if you actually think that the discipline can help you. Ayun, ikaw naman, Sir Hector. Parang, hindi, kasi para sa kaalaman na ng karamihan, ano, si Sir Hector ay isa rin nakilang guro. talagang pinili natin bisita sa pag-usapan ng communication. Sir Hector, kayo po. Ay, sa mga estudyante. Uy, manood kayo! 1 like for 10 points. Hindi, sa akin naman, siguro yung tanong mo, yung high school, ako kasi ang, hindi naman din ako pinalaki na parang specifically meron akong gustong field na tahake. Swerte nyo, no? Ako dahil gusto nyo lang mag-pari ako eh. Na-imagine nyo ba? Sorry. yung tatay ko naman, kasi seaman eh. Ayaw niya naman ako mag-seaman. So, pero lumaki kasi kami na pinag-uusapan namin yung mga issues, social issues sa bahay. And sabi ng nanay ko noon, baka gusto ko daw mag-abogado, no? So, pinili ko yung course na pwede akong mag-abogado eventually kung meron akong pera. Pwede pa lang. Kung meron akong pera. Hindi naman ako mahusay nung high school magsulat kasi wala kaming campus paper nung high school ako eh. Pero pagdating ko dito sa college, sa UP, dito ko na-appreciate yung pupunta ka sa community para
para kumuha ng para magsulat tungkol sa kanila. Kaya yun, doon ko siya na-appreciate yung development, no? Sa side ng development communication. Mm-hmm. Kasi sa development communication, lagi pag-usapan yung development tsaka yung communication tsaka yung development communication, mm-hmm. no? Mm-hmm. So, mas na-appreciate ko doon yung development side. And malaking bagay na nung naka-graduate ako, mas pinili ko na sabi ko gusto ko talaga magturo. Oo. Kaso nga lang, walang totoo na yung sabi ni Heidi eh, wala talagang pera. Sa pagtuturo man or sa development work. Yun. Pero, pag nasa development work ka na kasi, at nasa development sector ka na kasi, may expose ka sa maraming challenges. Mm-hmm. And, laging nandun sa'yo dahil in-educate ka ng field ng DevCon na tingnan yung mga bagay with a development perspective. Mm-hmm. Palaging nandun sa'yo yung kagustuhan mo na makakip up sa challenge. Na pag nagsimula ka na sa kanya, hindi mo, mawawalan sa'yo ng appeal yung ibang mga bagay na, hindi ba siya sorry selfless kami ha? Pero yung mga bagay na gusto mong kumita ng malaki, So talagang ano, talagang puso na lang ang gasolina. Malaking bagay siya. Talagang puso kasi walang pera eh. Kaya malaking bagay. Yun, kaya ako nasa development work. Pero yun, hindi ko talaga din ginusto noon. Hindi ko alam kung sasama to ni Ron, pero kasi kinuha ko yung DevCon kasi ayaw ng mat. Yun, natutunan na naman na, siguro tulad din ni ID, ma-appreciate mo lang din siya pag nasa ano ka rin, nasa practica ka rin. At katulad din naman siguro talaga yun ng ano, yun, ng ibang mga courses or discipline. Kasi talaga, bihirang-bihira yung mga alam kong, o kilala kong mga tao na high school pa lang, second year high school pa lang, may pangarap na ganito na ano, eh, di ba? Pero, maganda kasi at yung napansin kong common sa inyong dalawa. Talagang dati hindi nyo naman na-appreciate. Tsaka medyo clueless kung ano ba talaga yung ginagawa. Pero as... Clueless talaga. So mali pa man ako. Pero as ano, yung as you practice your profession, dun naging mas malinaw tsaka mas na-emphasize at mas na-appreciate yung kahalagahan ng communication, no? In practice, yung developing communication. Tsaka, dagdag ko lang, yung DevCon, pag nakatapos ka sa kanya, naging promotional lang ng DevCon. Pag nakatapos ka sa kanya, poster. CDC, para naman. Pag nakatapos ka sa kanya, hindi ka naman parang sa development sector ka na. Maraming mga kaklase na nasa mass media. Iba-iba din. No? Iba-iba din. Pero yung field, imumulat ka niya sa mga development issues. Mm-hmm. Nasa sa'yo yun kung tutugon ka sa call ng mga issues. Mm-hmm. Kasi parang iniisip siguro na, baka iniisip lang ng viewers na pag mass media, hindi purpose-driven, hindi... The truth is, they can also be, if they want to, no? If the business model actually wants. Kasi yung mga pelikula, mga dyaryo, yung radyo, dyan naman, yan yung mass media, lahat ng tao madaling i-access, diba? So if the messages or the content na nilalagay dyan ay may perspektibo, may... pagpapahalaga sa development, pagpapahalaga sa environment, or sa iba pang sector. Daming pwedeng gawin. Tools lang sila. At marami talagang pwedeng gawin. At yun nga, hindi kami selfless, hindi lang ito yung path. There are many paths. Yun. Isa din sa mga common ang naririnig na tanong, yung mga DevCon graduates ba, or mga practitioner katulad, pwede rin pumasok sa pelikula. Parang meron akong mga batchmate na nasa media. Ako na akong trabaho ay sa media. Hindi nga! Anong pelikula ka lumabas? Pero hindi naman sa ano, hindi na, sa TV, isang TV network na walang nanonood. Itago na lang natin sa nga sasabihin. Doon yung una akong trabaho. Tapos marami kami na nandun. Yung iba sa mga kilala ko na pumasok doon, nandun pa rin sila. Mm-hmm. So, kaya naman mag-trabaho sa media. Kasi pag DevCon graduate naman, equipped naman din paano gumawa ng pang-media, no? Mm-hmm. Pang-mass media. Kasi yung pagsusulat ng script,
paggawa ng mga materials na video, audio, lahat yan pinag-aaralan din naman sa so nandoon sila sa mass media, nandoon sila sa TV network, no? Sa mga pelikula meron din naman kasi ang mahalagang talent naman na tinuturo din, hindi necessarily talent, no, but skill na tinuturo sa DevCom, yung how you tell a story and make it interesting siya, no? Pwedeng may development angle dahil DevCom, pero in general yung storytelling tinuturo din ito sa larangan ng communication naman kahit saan. So nag-drive din sila doon. So versatile. Iba nasa bangko, yung iba nasa yun na. So talagang kahit saan. Marami kang pwedeng pasukan. Yun nga lang talagang pipiliin mo kung alin ang sinisigaw ng iyong puso. Ikaw nga, Mighty, paano ka eh? Photogenic ka eh. Naisip mo bang pumasok na ano sa show business? Sa balita. Hindi, kasi di ba parang pwede rin eh, na yung mga newscasters, may ganun ba? May ganun ka bang parang naging pangarap or pwedeng tahakin sana? Journey major ko eh. Journalism talaga yung major ko. So, okay. Kung tatahakin ko yung path na yun, dapat nasa Jaryo ako, nasa TV ako. Ay, pero, hindi ko pinili. Hindi ko pinili. Kasi karamihan, gusto mo ba sa TV? Hindi ko pinili kasi baka kasi walang opportunity. hindi ko pinili kasi sabi ko, mas gusto kong lumubog, mas gusto kong makilala, gusto kong mas ma-expose sa mga realidad. Hindi ko sinasabi hindi sila exposed, pero gusto ko na ako mismo yung nandun. Gusto ko hawak ko kung paano ko ma-process yun, maisulat yun. Yung ganyan, parang yan din yung konsepto ng mga documentaries eh. Nag-research kasi ako, kasi gusto kong mag-research. Research talaga. Okay, game. Habang nagbe-break tayo, pinagtitripan ako nitong dalawang communication specialists natin. No? So, ito naman, medyo katuwaan lang. Kasi ang dami ko na daw tanong sa kanila. Baka ito naman daw yung time na sila yung magtanong sa akin. Sana hindi mahirap. At pasagot ko ng tama. So, ilang questions ba? Isa lang, dalawa? Ano na lang. So, improv to. Wala akong idea kung anong klase yung tanong nila. Si Heidi ba? Sisimulan muna ni... Si Heidi. Ma'am Heidi daw. Si Ma'am Heidi. Ako naman yung magtatanong. Oh, ilang years ka na po? Ilang years ako single? Magsisix years ta! Years ka na nagpo-practice? Siguro ano, bago pa lang, mga 5 years, 6 years pa lang, 7 years, ganun pa lang. Kasi after graduating ng BS, diretso MS eh. Pero yun, kagaya din naman ng mga naranasan ng iba, talagang nagkaroon ng new windows of learning and knowledge. Kaya tuloy-tuloy, dito ako ngayon. Dun sa 5 to 7 years mong experience in the NY sector and by work, research, development work, ano sa tingin mo or ano yung na-observe mo na difficulty in communication? Project man yan. Yan mismo. Ang hirap. Ang hirap ang tanong mo. maganda nga yun. Siguro, ang na-observe ko, hindi in sync yung sender and receiver ng karamihan ng mga mensahe. Parang relasyon yan eh. Kayo mga girls, hindi yung sexist rin. Hindi, parang madalas na nagiging concern natin yung ano. Hindi, parang may mga pagkakataon na nagagalit kayo sa amin na hindi namin alam kung bakit. Eh kami mga lalaki, simple-minded lang kami. So yun, parang nagkakaroon ng mga conflicts minsan na hindi naipapahiwati o naipapaalam ng tama. So, issue siya ng hindi in sync yung sender and receiver. Sa practice mo, sa trabaho? Sa trabaho siguro. Parang hindi nagtatrabaho. Hindi ako nagtrabaho kasi. Sa trabaho. Communication problems. Communication problems ka ba sa work mo? Oo, meron. Marami. Kasi kahit sa dati pa? Sa dati, oo. Marami. Kasi minsan, hindi effectively na gagawa ng tama yung mga objectives or yung targets. Kasi, bakit communication yun? Hindi maganda yung instruction ng boss mo. Or yung binabasa mong TOR halimbawa, meron kang project. TOR, na ito yung gusto namin mangyari, pero pag nagkasinila na ng output, iba pala yung ina-expect nila. So from that end, iba yung set of expectations, na isa set of expectations. Dapat pala na nagawa mo. Hindi okay yung coordination mo with the client, o communication with the client. Okay, ang hirap ng tanong nila. Pasagutin din namin. Hindi namin binatanong kasi gusto sana namin palitaw, i-highlight, yung mga challenges talaga. Okay, sige, maganda yan. Yung sa akin,
Siguro, I'll be speaking from my experience na last 2 years. So, working for development, specifically for forest conservation. So, conservation as a development paradigm. Anyway, pupunta kami sa community, pupunta kami sa forest, with the assumption na gusto nila mag-conserve. Para safe sila doon. Intact yung forest. Mm. Yun yung assumption namin na going there. Mm. Dala namin yon para yung bag, dala ko yun. So parang, tapos punta ka doon, kausapin mo sila, apparently, iba pala yung gusto nila. Gusto nilang kumita ng pera. Pero dahil nasa forest sila, ano yung possible sources of livelihood nila? So yung timber. Okay, yun, mga punong kahoy, mga ganyan. So nakikita yung, doon lumalabas yung problem. And that becomes a communication problem because the projects, bago naman sila i-implement, usually, not all, nako-conceptualizing projects without even talking to the stakeholders, the communities that the project actually wants. Yung direct ang mga-apek. Kunyari ako yung girls, sabi mo hindi tayo nagkakaintindihan. Favorito ko eh. Oh, game. Kasi hindi ko sinabi sa'yo na gusto ko ng surprise ng Valentine's. Tapos, hindi mo ako binigyan. Wala pa kami sweldo nun. Nagalit ako kasi nag-expect ako. Expectation ko dapat na mabasa mo yung isip ko, na intindihan mo ako. But that's actually very wrong. Maling assumption mo ng communication. Kasi pwede naman tayong mag-usap eh. Lester, gusto ko ng surprise. Gusto ko ng something sa Valentine's. Ah, okay. Or parang in general, okay. Lester, may hindi kasi ako sa surprise eh. So you know, yun yung barrier. Ganun din sa development project. Okay, so maraming nagkikwento, magdadala ng baka sa community. Pagdating sa community, ahanhin ng community yung baka. Magdadala ng technologies. Hindi walang smartphone yung communities. Okay. These are communication problems. Not alone. Mm-hmm. Pero it can actually be solved. By just talking, tanungin yung community, yung meron kayo. In technical terms, needs assessment. Needs assessment. Yun yung mga usual na communication problems. Even sa project, kaya hindi usually natutuwa yung mga funding agencies. Kasi maraming expectations na hindi na-communicate ng maayos. Kanyang expected pala yung mapa na gagawin mo ay at a household level pala. Ang gagawin mo lang ay at municipal level. You know? So, pag nakuha ko yung mapa mo, bakit naman ganito yung mapa ni Lester? Gusto ko ganitong scale yung i-produce niya. Pero, pwede yung pag-usapan. Pwede mag-compromise along the way. Si Sir Hector baka naman. Sa context din ng school, ngayon remote learning. Ng academia, ano ba yung challenges natin ngayon? Kasi talagang yung pinaka-concern ngayon ng ng sektor ng edukasyon. Okay naman okay. Mainly, pagdating sa sektor ng education, no? Pagdating sa communication, ang challenge lagi dyan, kaparehas din ng challenge sa development, no? Yung management ng expectation ng mga tao. Kasi parang bibihira yung naka-appreciate at naka-intindi na ang mga solutions na binibigay ay proseso siya. Okay? So halimbawa, nitong nagkaroon ng pandemya, ito yung hindi ko alam kung ano klaseng biruan sa sa education sector na the biggest driver for shift to educational technologies na pandemic. Kasi lahat napilitan talaga ito. Parang may katotohanan din. And a lot of educational supervisors, administrators think na basta meron silang mabili, ma-acquire na educational technology at may deploy nila, okay na yun. Inisip nila kagad na yun. Ang nangyayari, nagiging dependent sila on the idea of technology itself, pero nagkukulang sa pagkakapacitate sa paggamit. And it's a communication problem. Kasi, for example, tulad natin mga millennials tayo, millennials. Sabi tayo sa paggamit ng tools, ng mga technologies. Yung mga mas naunang generasyon, mas challenging yan sa kanila. At dahil, i-discount ko pa dito yung na-intimidate sila sa technologies. Maraming mga eskwelahan na nandyan ang tools, nandyan ang technology, pero hindi ginagamit. Lalo ng mga mas nakatatanda na nagtuturo, halimbawa, kasi na-intimidate sila, hindi sila tinuturo ang paano gamitin. Isang malaking communication concern. Hindi lang naman sa academia, kahit sa development sector, meron kasing expectation yung mga tao na nasa development world. Ang community, ganito yan. Ang community, ganyan yung needs. Dahil na-skip yung part ng assessment. Merong isang kilalang kwento niyan 30, 40 years ago, merong programa yung pamahalaan, na lahat ng munisipyo sa buong Pilipinas pinadalahan ng bangka.
no? Sa pagnanais na i-develop yung fisheries sector nila. So, lahat ng munisipyo, syudad sa buong Pilipinas, pinadala ng munisipyo. No? Kaya ngayon, itong mga taga-Mountain Province, sumulat sa tulo. No? Yun, at nagpapasalamat naman. Ah, no? Nagpapasalamat naman. Sabi ng isang mayor dito sa Mountain Province, hindi ako nagkaramal, eh, no? Sabi, Sir President, thank you very much for the boat. Kailan nyo po ipapadala yung daga? Kasi wala naging needs assessment. Okay. So, yun din yung kahalagahan ng ganyan. Dalawa yung pinupunto ko dun yung sa akademya, yung capacitating sa paggamit ng tools. Mm-hmm. Pangalawa din yun, yung susub ko dun sa sinasabi ni Heidi, no? Yung needs assessment na palaging nakakalimutan dahil meron na tayong mga built assumptions sa mga community sa tinutugan. Susugan ko din yung built assumptions. Mm-hmm. Sige. Kasi hindi tayo empty as people. So kahit anong discipline mo, may certain bias ka, may certain upbringing ka. Diba? So dalaw mo yun eh. Kung kahit saan ka pumunta, teacher ka, nagtitinda ka ng insurance. I mean, kung ano mang ginagawa mo, meron kang dala. And sometimes you forget na may dala tayo and we assume na empty tayo, na hindi natin na-influence yung iba. Kaya ang critical din actually sa development work for the long years that I've been working is that kami minsan hindi na kami humble enough. Kasi sabi nga ni Victor, hindi humble enough. Kagaya nung sinabi ko, pupunta kami sa area, ang assumptions namin, ganito ang community, ganito kailangan nila. And I think that can actually be augmented or can actually be solved by acknowledging na hindi natin alam lahat. Even if you practice na matagal na, there will always be many things that you do not know. Pagpunta sa field, baba mo yung mga assumptions mo. Magtanong ka, ano ba yung kailangan, ano yung bago. And yung second, sa technology, ito, it always frustrates me that we make technology as only an issue of availability. As if pag available na yung technology, solve na yung problem. But that's just not even step one. Bakit? Bakit hindi step one? Tigang kita ng cellphone, na-solve ko na ba? Pagiging single ko? Hindi. Hindi. Ano, sige. The problem is, single si Lester. Binigyan ko siya ng cellphone na may Tinder o technology. Does that solve your problem? Hindi rin. Hindi, kasi una sa lahat, may connection ka ba? I mean, may wifi ka ba? Pangalawa, kaya mo bang gumawa ng magandang Tinder profile? Pangatlo, marunong ka bang makipag-usap sa babae? So, with technology, it's not just the issue and a function of availability. Nandun yung capacity and acknowledging that technology itself is a process. So, hindi ka pa rin natutulungan ng technology. Kahit ilang accounts pa ang gawin ko. So, marami na tayong pag-usapan tungkol doon sa kahalagahan ng tamang communication. Pero ngayon, siguro, bilang mga communication specialist, pwede niyo ba kami bigyan ng bits of wisdom na paano kaya magandang i-connect yung paggamit ng mapa para mas maganda kami makapagbigay ng mensahe o information? So, sa amin, sa ginagawa namin sa Grids, no, bilang lead for communication, yung mapa kasi ay isang uri siya ng impormasyon. At lahat ng mga ginagawang mapa, wala silang saysay kung hindi nito na i-deliver kung ano yung impormasyon na nilalaman nito sa mga communities na nangailangan. So, sa larangan na to, sa pagmamapa, no, napakahalaga ng role ng communication sa pagpapaalam sa mga communities ng bastong paggamit ng mapa, bastong paggamit ng impormasyon na nakikita sa mapa. No? Napakahalaga niya lalo sa usapin niya yung mga sakuna, no, sa disaster risk reduction management. Kinakailangan dito yung buong kooperasyon ng iba't ibang mga komunidad. At yung tungkulin ng mga nag-GIS, ng mga nagmamapa, ay ibigay yung impormasyon ng iba't ibang mga hazard no, sa mga communities. Kung hindi maiko-communicate ng wasto itong impormasyon na to sa mga komunidad, baliwala lahat ng sinasagawang trabaho. No? Kaya, mapping the hazard is just half of the story. Oh, no? Delivering the message to the communities, yun yung talagang makikita natin na yung value ng ginagawa natin. Yung essence mismo. Yung essence na. Okay, thank you, Senator. Si Ma'am Heidi kaya, ano kayang i-share sa atin? Sa akin naman, I think the communication has to be embraced by all disciplines. Kasi first and foremost, communicate yourself. So ikaw, ma-offer ka, di ba, for a long time. Bakit ka gumagawa ng mahaba? Nasaan yung pera eh? Hindi, joke lang. Joke lang. Yung pera, kailangan ng project. But another layer of why, bakit kailangan ng project, di ba? So kailangan siguro ng community, kailangan for policy making. The point is, ikaw as a mapper, you are a communicator. So the way you do your maps, kung ba't ganun yung kulay, bakit ganun yung font, bakit yung overlay ganito, bakit ito yung mensahe na nilalagay sa mapa. Timing itself is a form of communication. Mm-hmm.
yung mga mapa na ginawa niyo before, bakit ganun yung itsura, bakit ganun yung messaging. That in itself is a form of communication. Kaya mahalaga na hindi kasi natin pwedeng isipin na yung mapa absolute yun. Na kung paano ko siya naiintindihan, maintindihan siya ng ibang tao. So pag ginagawa mo yung mapa, even with the simplest things, yung font size, people take this for granted. Pero pag pumunta sa community, hindi kasi pupunta yung tao dun sa malayong lugar para tingnan yun. So it has to be situated in the community. It has to be embedded dun sa buhay ng mga tao sa community. So that is one. So dapat embrace mo na communicator ka para mas magawa mo ng maayos yung mapa. Data is one, but processing the data into an information is another. Presenting the information is another. Telling the story of the information to the people and producing knowledge with them. Diba pa yun? Pangalawa, importante sa mapa, yung lagi siya, yung kanina pa sinasabi ni Hek, yung pag-communicate, bakit may mapa? Kasi tayo, sa mga technical na tao, naiintindihan natin yung hazard, yung risk, yung vulnerability, all those kinds of maps, we understand kahit 20 yung kulay na legend. Hindi ko alam sa inyo eh, kung 20 yung sumusunod lang din kami. Intindihan pa naman. Pero minsan kasi ang dami kong naririnig, may mapa naman, ba't hindi pa lumikas yung mga tao? May mapa naman, ba't nagtayo pa rin ang bahay? The first question, or one of the questions is, marunong ba silang bumasa ng mapa? Pangalawa, nung ginawa yung mapa, kasama ba sila? And that's important kasi they have to situate themselves in that piece of paper na ay yung bahay ko nandyan yan. So pag bumana, may hazard dyan, nandun ako eh, so lilikas ako. It evokes a sense of belonging yung mapping. Kaya gusto ko yung mapping kasi it puts you somewhere in the world. It puts you somewhere. Kaya sa DevCover, sa practice namin, what we always do is community mapping, participatory mapping, and then yung mga technical experts or technical people, sino yung nagpa-process? Pangatlo, so yung pag-situate mo lang sarili mo as a communicator, yung pagsama sa community at pag-sabi sa kanila. And last na hindi natin napag-uusapan pa, ay yung feedback. Kasi lagi tayong sender to receiver, but there's also a loop na magbabalik naman. So let the communities tell you, sir, baka next time pwede. Let the community speak for themselves na mali actually yung map. Yung mapa niyo. And yun din papasok yung humility. Kasi you have to acknowledge na kahit ikaw yung forester, hindi ka naman ganun katira eh. Oo, layo ka lang. Layo ka lang ganun eh. So binapa mo lang sila from satellite. So yun. And proseso yun ng communication. Proseso siya ng pagpapakilala, pagkilala, at pag-alis doon sa lugar. Nasa pag-alis na yon sa amin sa DevCo, binuturo na sana yung time na iniwan mo sila, may magbabago. Proseso din yung pagbabago. At yan ang episode natin ngayong umaga. Muli, no, gusto natin magpasalamat sa ating mga batikang mga bisita. Pasalamatan natin sa DevCo. Woo! Salamat po sa bisita sa ating DevCo. At sa pag-share ng mga knowledge ninyo, mga insights, no, na marami tayong mga naintindihan. Kasi ako, ang dami ko rin natutunan na tungkol doon sa communication, eh, lalo din sa mga na-raise natin na mga problema pala na nababaliwala. Pero ang kailangan pala ay tamang komunikasyon. Pag-uusap, mag-uusap lang kayo, mag-uusap lang tayo. No? So yan, salamat sa panonood. No? Subaybayan ulit kami sa susunod na episode. Dito sa Gisingan with Quillen!